si Sarah Zimmerman Duterte Carpio o mas kilala sa tawag na Inday Sara ay ang bagong vice presidente ng bansa. Ating lubos na kilalanin si Inday Sara sa videong ito. The Philippine Showbiz List presents ang tunay na pagkatao ni Vice President Sara Duterte. Childhood. Si Sara ay pinanganak noong May 31, 1978 at lumaki sa Davao City. Siya ang pangalawa sa tatlong anak ng dating mag-asawang sila Rodrigo Duterte at Elizabeth Zimmerman. May dalawa siyang kapatid na lalaki na sina Paulo at Sebastian. Si Sara ay nag-aral sa San Pedro College sa Davao City, majoring in BS Respiratory Therapy at nagtapos ito noong 1999. Nauna lang sinabi ni Sara na simula pa lang ay nais niyang maging pediatrician imbis na maging politiko. Ngunit sinundan niya ang yapak ng ama bilang isang abogado, kung kaya kumuha siya ng law degree sa San Sebastian College Recoletos, kung saan ay nakapagtapos siya noong May 2005. Nang taong ding yun ay nakapasa siya sa Philippine Bar Examination. Matapos nito ay ilang buwan din siya nagtrabaho bilang court attorney sa opisina ng Supreme Court Associate Justice ni Romeo Calliejo Sr. Maliban dito ay isa ring reserve officer si Sara ng Armed Forces of the Philippines na may ranggong colonel. Like father, like daughter. Mula noong kanyang kabataan ay may mabagsig at independent character na si Sara na dahilan sa pagkakaroon nila ng kanyang ama ng love-hate relationship. At hindi maiwasang may mga bagay na hindi sila napagkakasunduan. Ngunit sa kabila nito si Sara ang kinukonsidera ng kanyang ama na paborito nitong anak. Hindi rin maitatanggi ang halos magkaparehong ugali ng dalawa na kilalang matapang, mapagmahal sa kapwa at totoo. Bukod pa rito, hindi rin may pagkakaila ang pag-iidolo ni Sara sa ama, lalo na nung sinundan niya ang yapak nito na maging abogado at maging ang pagsabak sa politika. Tandang-tanda pa umano ni Sara nung nasa ikatlong taon siya ng kanyang law class kung saan dumating ang panahon na nahirapan siya. Ang ginawa raw niya ay tinawagan niya ang kanyang ama at humingi ng payo rito. At hindi naman siya nabigo. At sa kandidatura ng kanyang ama bilang presidente ng bansa noong 2016 election, isa si Sara sa nagpakita ng suporta rito. Katunayan, pinag-usapan ang kanyang pagpapakalbo noon na ginawa niya upang himukin ang ama na tuluyang tumakbo sa posisyong nais ng taong bayan para sa kanya upang makatulong sa mga mamamayan. The Husband. Kinalaman sa pagiging matapang ay nabihag naman ni Manasses Mance Carpio ang puso ni Sara. Unang nagtagpo ang landas ng dalawa habang nag-aaral sa San Beda University. Si Manasses ang anak ng dating Court of Appeals Justice na si Agnes Carpio, samantalang ang kanyang amang si Lucas Carpio Jr. ay isang abogado. Hindi nagtagal ay nagpakasal sina Sara at Manasses sa Santuario de San Antonio Parish sa Makati noong October 27, 2007. Sa pagsabak ni Sara sa politika ay nanatili namang nakasuporta sa kanya ang mister. Habang nasa serbisyo publiko ito ay patuloy naman si Manasses sa kanyang trabaho bilang abogado kung saan ay itinatag niya noong 2008 ang Carpio and Duterte Law Firm kasama kanyang asawa kung saan nagkaroon na rin ng ilang sangay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sara as a mother. Bukas man sa publiko ang buhay ni Sara bilang isang public servant, ay salungat naman ito sa usaping may kinalaman sa kanyang pamilya o personal na buhay. Bilang isang ina, pinapahalagahan ni Sara ang kaligtasan at pribadong buhay ng pamilya, lalo na pagdating sa kanyang tatlong anak, o kaya ingat ito sa pagbibigay detalye tungkol dito. Dahil sa pagmamahal ni Sara sa karagatan, ay binigyan niya ng palayaw ang kanyang tatlong anak mula rito. Ang kanyang pangalan na adopted daughter ay si Micaela Maria Sharkey. Ang pangalawang anak naman niyang lalaki ay pinangalanan niyang Mateo Lucas Stingray. Ngunit noong September 2016 ay dumating naman ang isa sa sumubok ng tatag ni Sara bilang isang ina na makaranas ito ng miscarriage na naging dahilan ng pagkalaglag ng dalawa sa tatlong ipinagbubuntis niya. Nauna na raw itong payuhan ng kanyang doktor na mag-ingat dahil sa maselan itong pagbubuntis, ngunit dahil na rin sa responsibilidad sa taong bayan kung saan nataon pa ang pagsabog noon sa Rojas Night Market ay hindi niya magawang iwan basta mga ito. At nanguna siya sa paglilibot sa syudad upang matulungan ang mga nabiktima at alamin ang tunay na nangyari. Sa kabila ng nangyari, isang milagro at biyaya naman ang pagkapit ng isa sa mga kambal kung saan masiganyang isinilang noong March 2, 2017 sa pamamagitan ng cesarean section. Kinuha ni Sara ang pangalan ng bata mula sa kanyang ama at pinangalanan itong Marco Digong na may palayaw na stonefish. Loved by many.
Sa Binamalas sa Tapang ay isang nga si Sara sa maituturing na walang inaatrasang mga laban na isa sa dahilan kung bakit minahal siya ng taong bayan. Matatanda ang noong 2011 na naging kontrobersyal ang ginawa niyang pananapak sa isang sheriff kung saan nagaganap ang isang demolisyon. Humingi lang umano si Sara ng 2 oras sa palugit para makapaghanda ang mga residente doon sa paglikas dahil alam niyang hindi basa-basa na lamang aalis ang mga tao sa naturang lugar at ayaw niyang magkagulo pa ngunit hindi siya napagbigyan. Nang sumunod na taon, inamin ni Sara ang kanyang naging pagkakamali at nag-public apology siya sa sheriff at sa pamilya nito. Hindi man magandang asal daw at mali ang naipakita ni Sara kung saan nakakuha ito ng negatibong komento mula sa iilan ay may mga tao namang nagpahiwatig ng paghanga at suporta sa kanyang ginawa, lalo na sa pagtatanggol nito sa mahihirap na mamamayan. Para sa mga kritiko ni Sara, act of vandalism ang kanyang ginawang pagsusulat sa armchair ng mahalin natin ang Pilipinas at nilagyan niya ng pirma na ginamit niya ng bumoto siya sa katatapos lang na eleksyon. Sa mga negatibong komento tungkol dito na natiling tahimik si Sara at hindi na pinatulan ang mga ganitong bagay. Ngunit hindi alam ng karamihan na may kwento sa likod ng insidente dahil mismo ang pamunuan ng paaralan ang humiling kay Sara na sulatan nito ng mensahe ang armchair. Plano ng school officials na ilagay sa museum ng Daniel R. Aguinaldo National High School ang armchair na ginamit ni Sara sa pagboto tulad ng ginawa nila sa silyang inupuan ni Presidente Rodrigo Duterte nang bumoto ito noong May 9, 2016 sa naturang eskwelahan at nanalong pangulo ng bansa. Tulad ng normal na individual, isa naman sa kinahiligan ni Sara ay ang walang takot na pagdadrive nito gamit ang kanyang big bike. Bukod pa rito, hindi naman kaila ang pagkakaroon ng kanilang pamilya ng mga tattoo kung saan pinapakita nito na hindi gawing basihan ang pagkakaroon ng kung anumang tinta sa katawan upang husgahan ang pagkatao ng isang tao. Mapapansin rin ang pagiging normal na tao ni Sara sa ilang mga kumakalat na video online kung saan makikita ang pagiging komedyante nito sa ilang espesyal na okasyon na siyang kinaaliwa ng netizens. Proud LGBT member. Do not allow people to define you because of your gender, because of your beliefs, because of your age. You should only allow people to define you kung ano ang kaalaman nyo, hindi kung ano ang laman ng puso nyo. Ito naging hamon ni Sara sa mga miyembro ng LGBT community na labanan ang diskriminasyon at tumayo para sa kanilang karapatan. Sinabi ni Sara na sa murang edad ay namulat na siya sa napahalagahan ang bawat isa anuman ang kasarian nito. Binunyag rin niya sa isang meet and greet ng kanyang mga supporters noong March 2022 na bahagi siya ng LGBT community. Dito inamin niya na may mga pagkakataon na nais niyang maging lalaki na dahilan kung bakit nagpapagupit siya ng buhok ng maikli pero nilinaw niyang hindi siya attracted sa babae. Kinonsulta pa umano ni Sara ang isang opisyal ng Human Resources ng Davao City kaugnay ng kanyang kalagayan. Ang sagot umano sa kanya na ang kanyang sexual orientation ay babae, samantala ang gender expression naman niya ay lalaki. Sa pagiging totoo ni Sara sa sarili at pagpapakita ng suporta at laking respeto nito sa LGBT community ay mas lalo siyang minahal ng mga tao. Dagdag pa ni Sara na lumaki siya sa turo ng kanyang mga magulang at sa kanyang pamamahala bilang mayor na dapat walang kasarian, walang edad, faith, creed at lahat dapat pantay-pantay. Sharonian. Ayon sa megastar na si Sharon Cuneta na matagal na sila magkaibigan ni Sara kung saan kinukonsidera niya itong nakababatang kapatid. Sa mga naunang panayam kay Sara ay kinumpirma nito na magkaibigan sila ni Sharon at sa pagkakatanda niya ay 10 years old lamang siya noong una niya itong makita na magkaroon ito ng concert sa Davao habang 22 years old naman ang megastar. Nag-request pa nga raw siya sa kanyang ama noon kung pwede niya ba ito makita ng personal at labis ang kanyang pagkagalak na makita ang iniidolo. Dito inamin ni Sara na isa siyang Sharonian at lumaki siya sa mga awitin nito at maging mga pelikula na megastar ay pinapanood niya. Sinabi rin niya na patuloy niyang sinusundan ang mga aktibidad nito. Hindi man daw sila madalas na nag-uusap, hindi na nakakalimutang magbatian sa isa't isa kapag may mga mahalagang okasyon na ipinagdiriwang, gaya ng birthday at Pasko. Political career. Noong 2007 ang sinimulan ni Sara ang pagsabak sa politika kung saan nahalal siya bilang vice mayor ng Davao City sa ilalim ng pamumuno ng kanyang ama na siya naging mayor. Noong 2010 ay nagpalitan sila ng kanyang ama sa posisyon kung saan siya ang kauna-unahang babaeng nahalal ng mayor at ang pinakabatang nahalal sa naturang posisyon sa Davao City. Matapos sa kanyang unang termino bilang mayor noong 2013 ay nagpa siya si Sara na bansamantala munang magpaalam sa politika. Tinanggihan rin niya ang alok ng ama na tumakbong representative ng unang distrito ng Davao City. Sa kanyang pagpapahinga sa politika ay isa si Sara sa siyam na nahalal ng governor ng Philippine Red Cross noong 2014. Muli nagbalik si Sara noong 2016 na manalo ito bilang mayor hanggang sa mag-file ito ng kandidatura sa pagka-vice presidente ng bansa noong November 2021 para sa 2022 national election.
Mula nang inanunsyo ang kanyang pagtakbo sa mataas na posisyon, ay hindi naman nakapagtataka na bumuhos ang suporta at pagmamahal sa kanya ng taong bayan kung saan sa katatapos ng nahalalan, si Sara ang nanalo bilang 15th Vice President ng bansa. Siya rin ang itinalagang Secretary of Education ng bagong halal na Pangulo ng bansa na si Bongbong Marcos. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!